SB 19 tonight with Boy Abunda. Yeah, we gonna go up. Yeah, we gonna go up. Tawin liwanag ang nakikita sa pinipigil aking mata. Bitin ko'y lalong nagniningning sa dilim, walang makakapigil. Itong aking pinapangako, hinding-hindi susuko. Yeah, we gonna go up. Ibibigay ko ang aking puso sa pag-abot na pangarap dito. Handa ko harapin ang lahat, yeah, kahit pa imposible. Yeah, we gonna go up. We go up. Yeah, yeah, we gonna go up. We go up. Yeah, we gonna go up. SB19, maraming salamat. Welcome to the program. But let's do it again, boys, because I want to teach you some dance, okay? Joke lang. Josh, welcome to the show. Stel, bakit Stel? Stel June. And Justin Ken, maraming salamat sa inyo. Gagaling niyo? Iba yung ganun eh, di ba? Ano to? Ito ba yung point dance? Opo. Yun po yung tinatawag namin na SB19 Go Up Point Dance. So it's SB19 Go Up Point Dance. Yeah, opo. Bakit point dance ang pangalan? Dahil maraming points? Hindi ba, kumbaga, signature move dun po sa kanta. Parang point, key point dance po namin. Okay, so how does it go? Ano ba yung pinaka principal move sa sayaw? Bali po, step. Step. Close. Close. Open. Open. And up. Yun yung point. Okay. Ang dali eh. Sorry, ano. Let's do it. Sige, let's do it. Let's go. All together now. 5, 6, 7, 8. Back. Here we gonna go up. Yeah! Ang galing. Paano yung ano? Parang gan. Alam mo, hindi ako marunong. Parang nanginginig ko, parang hirap. Yeah, pero ang hirap. Okay, sige. Ako, iibahin ko na lang. Nakagano na lang kunyari ako. Okay, yes, sige. Let's go. Ready? 5, 6, 7, 8. Yeah, we gonna go up. Yeah! Isa ba? Hindi ako nakasabay dun sa up eh. Isa ba daw po? Daba? 5, 6, 7, 8. Yeah, we gonna go up. Yeah! May mga usap-usapan na it takes hundreds and thousands of rehearsals para sa isang kanta, isang sayaw. Totoo? Totoo po yan. Talaga? Opo. Kasi tulad nga po ng sabi ng mentor namin, Korean mentor namin, practice will never betray you. And ganda naman nun. Opo. Ulitin nga natin, practice will never betray you. Hindi yes. Ka tra-tridorin ng practice. Opo. Tama. Okay. Opo. And then, ito pong single namin na Go Up, yung latest single namin na Go Up, bago po namin siya i-release, kinailangan po namin mag-practice ng 1,000 times bago po siya mailabas. Wow! So, ibig sabihin, halimbawa, may mga moves kayo na ganun, uulit-ulitin nyo yan ng 5 linggo? Opo. Totoo po yan. Hanggang sa maumay po kami. Hindi lang isang move, talagang paulit-ulit ng paulit-ulit. Opo. Na parang wala bang mga panahon na pag natutulog kayo, naggagaganyan na lang kayo? Totoo yun, di ba? Meron? Meron po yun. Dumarating po sa time na iniisip po namin yung choreography habang kahit natutulog po kami. Di ba? Kumakain ka, natutulog, nagbibilang ka, 1, 2, 3. Anong ginagawa sa inyo pag halimbawa yung Korean mentor niyo? Is he very strict? Very, very strict po. Pinaparusahan po kami, pinaparusahan. Anong parusang ibinibigay sa inyo pag hindi nyo nagagawa ang dapat yung gawin? Madami pong methods, like before po may nangyayari. Kumari, let's say, for example po, late, ganyan, may mga ganyan okay. Po. Meron kami mga jumping ropes po na 200 times, 500 ganun? Times. Depende po kung gano'ng kakatagal late, mga ganun po. Okay. So, takot po talaga kami magkamali din. Talagang ang sikreto po ng great performances ay rehearsals, practice. Tama yes. Po. Sabi nga namin, no great performance happens by accident. You work hard for it. Yes. Di ba? Yes, tama po yan. Tama kaya, so,
gaano na kayo ka how rich are you now? Kayo. Sikat na kayo eh. Hindi naman sa hingi kami ng balato, pero ang ibig sabihin, how are you guys doing? You okay? Nakakain lang po ng tatlong beses sa isa. Kanina nga, tinitingnan ko kayo, sabi mo, may nakabalinsyaga. I mean, iba-iba na eh, di ba? Hindi po siya no, totoo. But you guys, who takes care of your money? Management. But you're okay? Yes, we're okay. We're doing saan ba kayo nagpe-perform? Dito sa Pilipinas, sa Korea? Umiikot na ba kayo? Well, nakapag-perform na rin po kami sa Korea. Pero is that the ultimate goal na sana doon na kayo makabase at makipagsabayan na kayo sa lahat sa kanila? Sa totoo po niyan, ang pinopromote po talaga namin yung musika ng Pilipino. Ang ganda. If given the chance to promote our music all over the world, we would be honored po talaga. And the honor will also be ours. Dahil yes, hindi lamang kayo ang sisikat din ang Pilipinas. Pero ang kwento, nung isang taon ba ito, when you released your first single, was that your first single, Tila Luha? Yes po. Muntik daw kayo mabuwag. Ano ang kwento? Totoo, sabi nila. Totoo ba? Yes po. Sa totoo po niyan, kasi po, more than, almost 4 years na po kaming nagte-training. And in those years po, yung career, yung performing career po namin, ganito lang po yung takbo. Nagpa-plateau lang. Yes. So, pero ganun daw sa Korea. Opo. 4, 5, 6, 7 years bago talagang inilalabas. Opo. And then, we know that here in the Philippines, sobrang hirap po ng buhay. Tama. Financial problem, family responsibilities. So parang kami po, napanghihinaan na po kami ng loob. And dumating po dun sa point na parang masyado nang matagal to, wala namang nangyayari sa atin. Sumuko na tayo, parang ganun po yung nasa isip that namin. That was a story. Opo. Okay. Naiintindihan ko yun, kasi dito sa atin, masyado mahaba yung 4 taon para mag-practice ng mga sayaw at mga kanta, di ba? Pero now you're learning the Korean style that you invest time, passion, money, effort, pagmamahal, lahat talaga ibinibigay, no? And then, at saka kayo isinusugal. Yes. Pero what kept you going? Sumuntik mabuwag, pero bakit nanumbalik yung inyong samahan? Sa totoo lang po, kaya po namin pinasok to, unang-una sa lahat, kasi po masaya po kami ginagawa namin to. And yung pinagkuha na namin po ng lakas ng loob is yung isa't isa. Kasi nandito pa kami, nabuhay pa yung pangarap natin. Push lang tayo ng push. In time, in God's time, maabot natin yung pangarap natin. That's very good. You wanna add to that, Josh? Yes po. Yun nga po, tulad ng sabi ni Sergio, talaga pong kami-kami po yung kumukuha ng lakas ng loob sa isa't isa. Mayroon po mga times na parang wala lang naniniwala sa amin, friends, family, lahat po parang iniiwan na kami para sa pangarap namin. Pero para po sa amin, basta po buo kami lima. Still, meron ba? Meron bang kaibigan na nagsabing, yabang nyo naman, wala namang nangyayari sa inyo? Di ba minsan ganun, may nakakarinig kayo ng ganun? Hindi naman po super, hindi naniniwala. Parang ano lang po, sabihin na po natin na parang, namimiss ka na namin. Naiinip. Opo, antagal nyo na dyan. Kailan ka namin makikita? Kailan ka namin mapapanood? Tama. Ganun lang po. Pero yung mga super, wala naman. Very good. Dahil hindi maganda yung mga nega na mga tao, I shouldn't even have said that. Justin, ikaw, merong nagsabi, alam mo, kung niligawan mo na lang ako, di tayo nagkatuluyan. Ensayo ka ng ensayo. Andito tuloy ako, meron ng bago. Wala naman. Wala naman po. Yung totoo. Wala po. Okay. So, wala naman. Wala naman po. Siguro po, ang parang yung pinakamalaki lang din po na napagdaanan namin yung about po doon is yung mga syempre yung family namin, hindi po may iwasan na mag-doubt po sila kasi yun nga po, kakaiba po yung ginagawa namin and sobrang tagal na, pero parang good thing po na kahit na sobrang tagal na, kahit nagda-doubt po sila, tinry po nilang panghawakan yung mga pangarap din namin. Okay. Love, Ken. What do you know about love? Siguro po, ito po. Kaya nga, tinanong ko dahil meron kang love. Siguro po sa love po, it's about parang kung marunong ka po mag-sacrifice po. Talagang something love is sacrifice. You hold something important sa'yo tapos nilet go mo yun. Wow. Parang love na rin po yun para sa akin. Yan ay ginagalang ko pero napakahirap. Pero meron daw kayong ginagawa tuwing napapanghinaan kayo ng loob. Tuwing sobra na ang tensyon, you do something to get back that energy.
What is it and show it to us? At first po, sobrang new nitong bagay na to sa amin. Kasi po, itong actually dinevice lang po ng Korean mentor namin okay. Para maging, para ma-strengthen yung bond namin sa isa't isa. Lalo na pag, di ba, hirap na hirap at manghihina na kayo. Medyo po, naiilang kami kasi medyo hindi po kami sanay sa ganitong ginagawa namin. Pero po, every day po, we hold hands po. Kami pong lima. Can you show it? Okay. You hold hands and then? Parang for 10 minutes po or more than minsan, talagang ganito lang po. And pag-uusapan po namin yung mga problems, mga kailangan gawin sa buhay, ganyan po. Parang mini open forum na po siya. Parang ganyan. Ganda. Kasi po, pag sa lalaki po kasi, ito yung pinaka-awkward na bagay po na ginagawa. So, parang ito po yung maging solusyon po para mag-usap kami. Pero alam mo, Ken, I'm sorry. Hindi ko maintindihan kung bakit awkward yan. Sa probinsya, na kinalakhan ko halimbawa, ordinaryo maghawakan ang mga tao, babae, lalaki, 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 babae, babae. Napapansin niyo ba na pag ang babaeng dalawa naghawakan, okay lang. Pag ang lalaki naghawakan na dalawa, parang naiilang ang tao. At ang katanungan ko, bakit? But I like your idea na this is something that's awkward for many. Kaya sabi ng inyong coach, hold each other, that's not comfortable, and talk about the hardest things you can ever talk about. And Tito Boy, after po neto, meron po kaming hug po. Nag-hug po kami. Oh, so, oh, bago yung hug, lahat yung mahihirap na pinag-uusapan, pinag-uusapan niyo? Yes, opo. Lahat po ng problema, kumbaga, pag meron po akong hinanakit huwag sa kanya. Huwag ka ano. I mean, hawa ka lang. Ah, sige po. Oh, halimbawa, sasali na ako. Dito na lang ako sa braso. Sa totoo lang po kasi po, iba-iba po yung personalidad namin. Tama. Lagi kami nag-aaway, nag-argue when it comes to creating our craft po. Meron po kasi, kuwari sa choreography, nagtatalo kami, and hindi po namin hinahayaan na matapos yung araw na parang may sama ng loob kami sa isip. So, halimbawa, may isang step na ayaw. Sino ba ang madalas kumontra dito sa inyo? Lahat po. Lahat. Halimbawa, nagkakontrahan. O, halimbawa, alam mo, Stel, yung step doon ayoko kasi parang ang pangit eh. Yan na lang lagi ang ginagawa natin. Anong sagot mo? Tito Boy, magagawa naman natin yung paraan. Hindi nga, hindi paraan. Ang pangit, apat na taon na natin ginagawa ito. Tapos singit ka. Away-away tayo. Ah, grabe. Ito na lang yung gusto ko. Ito yung gusto ko. Ito yung gusto mangyari ko sa choreography. Iba rin ang gusto mo. Yes, hindi nga. Ikaw, Justin, ano ba? Ano, mabuti pa. Huwag na lang tayo gumawa ng sayo ngayon eh. Yung ba ang solusyon? Pagkatapos natin maghirap ng apat na taon, sasabihin mo lang yun? Naku, hindi, 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 hindi ganyan. Pag-usapan natin na mabuti. Ah, hindi. Ikaw, Josh, ano ba? Batang tahimik mo dyan. Namumuti na ang buhok mo eh. Galit na ako. Tara, suntukan na. may ganun? Dumadating sa pagkakataon na suntukan na lang tayo para maayos? Hindi naman. Hindi naman po. Kaya never pa po nangyari. Yes never. Po. Wag. Oo. Ang ginagawa ko po, actually po, malalas po ako nag-initiate. Tara, mag-usap tayo. Mag-open forum. Para kayong, si Tito Boy, tara, usap tayo. Yes! So, huwag niyo kalilimutan. Pag mag-holding hands na, may tawag ba dito? Wala. SB19 Circle, pero ang umpisa niyan, tara, usap tayo. Ayun, okay? So pagkatapos ng usap tayo, paano kayo naghahag? Show it to us. One by one po. One by one. And say something. Okay. And then you say what? Sorry for everything. Okay, sige, go ahead. Para nakikita ito ng mga bata, sorry. Stel, okay. Mahal na mahal kita. Okay. All right. Pasensya na, pasensya. Justin, halika dito. Naku, ang nanay ko nanonood. Nay, hello. Justin, sorry. Nakita conservative ako. Salamat din. Pwede sumali dyan ganyan. Thank you, Ken. Group hug. May group hug? Okay. Sige. Dyan lang kayo. Mag-usap-usap kayo. Sa ating pagbabalik, mga kapamilya, pag-uusapan natin kasi may mga usap-usapan na pag nasa boy band ka raw, K-pop boy band, bawal magka-love life. Nais kong itanong sa kanila, sino ba ang single sa kanila? Sino ang taken? Malalaman ho natin sa pagbabalik ng TWBA! Kami nagbabalik po dito sa TWBA, kasama pa rin po ang SB19. Umpisa natin ang ating pag-uusap, Inigo Pascual. Umpisa natin ang ating pag-uusap dito kay Inigo Pascual. Ang dinig ko, you have a collaboration with him. What is the story? We haven't heard about that po. Hindi pa po kami sure kung matutuloy po talaga. Pero po, kami po talaga, SB19, sobrang we look up to Sir Inigo Pascual. And we would really, really love to collaborate with him. But he has reached out.
to you. Opo, opo. Diba? Yes, company po recently namin, opo. Oh, parang napanood kayo or he likes your music. Narinig ko yun eh. Nag-post po siya ng reaction video regarding po dun sa music video po ata namin and dance practice video. At nagustuhan niya? Opo. Tapos parang ano po talaga, na-enjoy niya po yung music dun sa panonood niya. At kung hindi ako nagkakamali, dun sa post niya, I can be wrong, Inigo, if you're watching, parang he was looking forward, parang ganun ang pagkaintindi, to a collab. Yes po. Parang ganun ang dating. Yes, so kayo, ayaw nyo lang unahan, but kung matutuloy at kung mangyayari, you're looking forward super, to a collaboration yes, with Inigo Pascual. The feeling is mutual po. Sobrang gusto po talaga namin makipag-collaborate. Nice. Okay, sana ay matuluyan. Sana po. Dahil muli, these are Filipino artists getting together and hopefully, di ba, breaking into the world market. Opo. Talk about a concert that's going to happen. Ayun po, kasi po sobrang dami na naming na-receive na love and support from all the people po. Hindi po namin inakala na overnight makikilala po and ma-appreciate po yung grupo namin na SB19. Since this will be our first concert, ginawa po namin siyang free for everyone po. Wow! So, sa 10 nationwide po, sa 10 locations, we will hold a free concert po. Ulitin natin yan ha, 10 lugar around the country. Opo. Lahat ng concert na ito ay libre sa inyong mga tagahanga at sa mga sambayanan, sa ating mga kapamilya sa buong Pilipinas. Yes, tama po, tama po. Ganda naman. Alam niyo na ba ang mga lugar? Hindi pa? For now po, pina-finalize pa po yung mga lugar. Pero po, for sure, sana po lahat ng mga tao makapanood ng concert namin. Ang sigurado po, mga kapamilya, 10 places around the country, free concerts po ng SB19. Okay? 10 places around the country. Good luck. At maraming salamat. And then invite everybody to be part of your song, of your dance, Go Up. I-plug nyo na. Go ahead. Yes po. Ang music video po namin ng Go Up is out na po sa aming YouTube channel. Just search for SB19 Official. And yes po, panoorin nyo po yung music video. And also, out na rin po siya sa mga music platforms such as Apple Music, Spotify. So, sana po pakinggan nyo. Maraming salamat po. Sige, ulitin natin pero dito nakatingin. Okay? Sigurado po mga kaibigan, 10 places around the country, dadalaw po ang SB19. Sa inyo sa pamamagitan ng libreng concerts. But I want you guys to talk about your song, Go Up. It's a song and a dance, actually. Go ahead, Justin. Yes po, you can check out our newest single po, Go Up, on any music platform such as Spotify and Apple Music po and many more. And also, wag nyo rin pong kalimutan panoorin ang aming music video sa YouTube. Just search for SB19 Official and subscribe. Maraming salamat po. Okay, at magkakaroon kayo ng mall show? Bali po, abangan nyo po kami this coming October 12 po, 4 p.m. sa Star Mall, San Jose del Monte, Bulacan po. Magkita-kita po sandali, tayo dyan. Sandali, mag-party doon tayo. Ka naman sa ating ano. Okay. No, I will do it fast. Kaya natin okay yan. Po. Okay, at maliban doon sa mga various platforms, kung saan mapapakinggan ang inyong awiting Go Up, meron kayong mga shows. Go ahead, Stel. Yes po. Abangan niyo po kami this coming October 12 po, 4 p.m. sa Star Mall, San Jose del Monte, Bulacan po. Magkita-kita po tayo dyan. Magparty po tayo. Magpakasaya po tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kita-kita po tayo! Maraming salamat. Okay. Babalikan ko lamang yung aking katanungan. Usap-usapan ito yung mga K-pop boy bands, even the girls, the girl bands. Bawal daw magkaroon ng love life. So, my question is, sa inyo ba bawal ang love life? Sino ang single? Sino ang taken sa inyo? Let's start it, Ken. Single po ako. Pero hindi bawal magka-love life? Sa ngayon po, parang mas... Para sa amin po, inuuna pa namin itong career namin. Priority yung yes, karera. Po. Kasi pag pumasok po kami sa ganyang relationship, parang para po sa akin, parang hindi lang po di maatupag kasi po sobrang busy po namin. Naiintindihan natin yes, yan. Po. Pero at a certain point, pwede namang pagsabayin eh. Justin, ikaw. Are you single? Are you taken? Are you married? Single po ako. And yun nga po, gaya rin po ng sinabi ni Ken, parang as a group po, we promise na parang kailangan namin magtulungan, kailangan namin mag-focus para po mas kaya naming abutin yung mga pangarap po namin. Josh.
Taken po ako ng computer ko. So single ka rin? Opo, single po. Pero hindi talaga ipinagbabawal ang inyong Korean coach? Siguro po partly po may promise kami with them na gusto po talaga namin kasing maging successful po muna. Kasi syempre po sayang din po yung ginugol namin na oras dito. Like if we're just gonna parang atupagin po yung love life for now. Okay. We're not saying na masama po siya pero focus po muna namin yung career talaga. I understand. Still? Single din po. Kasi parang yun po, tulad nga po nasabi nila, priorities po muna talaga. Tsaka okay. Po pumasok kami dito nang buo po yung pangarap namin and sama-sama po namin aabutin yun hanggang sa dulo po. Sergio? Single po. Single. Single din? Opo. Okay. Ikaw ba talaga hindi ka Koreano? Nagkukunwari ka lang? Hindi po. Eh, kanina nung pumasok ka, parang Korean boy to eh. Hindi. Pero nakapagkamalang ka, Justin? Yes po. Madalas po, lalo na po sa mga places na maraming foreigners po. Oh. Mas nagugulat po sila, bigla ko po silang tatagalugin. May tanong ako. Nung binuo kayo, meron ba sa inyo humiwalay sa girlfriend dahil kailangan mag-concentrate sa band? Yung totoo? Kasi po, nung nabuo po kami, lahat po, single na po. Sige na nga, uwi na ako. Hindi ba? Seryoso po. Naniniwala naman ako, Josh. Ako po personally, meron po akong love life before. But kasi po, parang ano ba, talaga pong hinanap ko yung gusto ko sa buhay. Yung, kumbaga, gusto ko po talagang may ma-achieve bago mag-settle. Ito yun. Ito po talaga yun. Nauunawaan natin yan. Parang tahimik ka, Ken. Ako po. Sa gwapo mong yan, hindi ako maniniwala na wala kang girlfriend dati. Ako po, sa totoo lang po, nung naging pumasok po, bago po naging trainee po, may girlfriend po ako nun. And then, unfortunately po, nag-break po aming dalawa. Sabi ko na eh. Yes po. Diba? That's a pero ganun talaga. But one day, magkakaroon din yan ang pagkakataon. Kasi pwede naman may balance. Pero sa ngayon po, parang mas, yung time ko po, parang mas naano po sa kanila. Nasa grupo po namin. Parang, wala po sa isip ko ngayon ganung bagay po. No, that's good. Yes, ako rin, career first. kasi ako, yung last girlfriend ko. Joke. Anyway, kung wala kayong mga girlfriends, syempre may mga crushes. Sino ang inyong mga celebrity crushes? Umpisa natin kay Ken. Yeah. Ann Curtis po. Ann Curtis! Justin? Miss Charlene San Pedro po. Wow! Josh? MNL48 Colleen po. Ah! MNL48, wow. Colleen po. Yeah. Stel? Ako po si Miss Maris Racal po. Ganda ha, ni Maris. Sedju? Ako po si, ano, si Miss Nadine Lustre po. Naku, nanonood si James. Paano kayo magpa-cute? Ito na may usapang bata ito. You're young men. Sabihin na lang natin, baka nanonood yung inyong Korean manager, trainer, or coach. Hypothetical, halimbawa, dumaan dyan si Ann Curtis. Paano ka magpa-cute? Ako po kasi, hindi po ako ganun ka magaling magpa-cute po. Pero gusto ko po siyang sayawan. Talaga? Sige nga, paano? Sinasayawan mo? Okay. Halimbawa, nandyan si Ann. Nandyan si Ann. Ayan, ayan si Miss Ann Curtis. Paano mo sayawan? Okay. Galing. Sino yung crush mo, Justin? Si Miss Charlene San Pedro. Talagang may miss pa si Charlene, ha? Okay. Andyan si Charlene. Paano ka magpa-cute? Good evening po. Gusto ko lang po sanang yayain kayo for dinner later. And... Diretso. Kasi po, gusto ko po sana kayong makilala pa. And kapag nakilala niyo po ako, dun ko po ipapakita yung... kung ano pa po meron ako. Ang galing! Oh, wow! May tip ako sa'yo. Pag si Charlene, sabi mo, Miss Charlene, saan ho ba ang daan papuntang San Pedro? Joke. Sejun. Sinong crush mo, Sej? Ako po, si Miss Nadine Lustre po. Nadine? Naku! Ang aking kaibigang Nadine. Ako po kasi mahihain po ako eh. Hindi ko po kaya lumamit. Pero po, every time na nakikita ko yung crush ko, halimbawa, si Nadine, oh, anong gagawin mo? Maapaw yung energy ko. Maniniwala na ako sa forever. Tapos nandun si Nadine, ang lumabas si James. This is my girl. Stella, ikaw, sino? Ako po, pag nakita ko po si Maris po, feeling ko kakantahan ko na lang po siya. Go ahead.
Ito mong kantang po to galing po sa puso. Sige. Pangarap ko ang ibigin ka at sa habang panahon ikaw ay makasama. Ikaw na lang ang siyang kulang sa buhay kong ito. Pangarap ko ang ibigin ka. Galing! Crush, anong gagawin mo? Sino mo rin crush mo? Colleen po ng ML40. Okay, let's go. Ano si Colleen? Colleen, hindi mo na kailangan ng kahit anong pampasarap o kahit anong seasoning mix pa. Dahil ang tunay na sarap ay sa labi ko lang malalasa. Pero sorry, sandali. Ako'y humihingi ng pamanhin kay Colleen, kay Anne, kay Charlene, kay Nadine, kay Maris dahil meron ginawa ang SB19 na kanta para sa akin. Tingnan nga natin, pakinggan natin. Hindi ho ito love song. Ito'y paggalang sa isang nakakatanda. Sobrang laki po ng respect namin. Salamat. For Tito Boy. Maraming salamat. And we're really thankful po sa show na to kasi nabigyan po kami ng opportunity to show kung ano po yung SB19. Maraming salamat po. Salamat. Sige po. Let me listen to your song. 5, 6, 6. Tonight, with Boy Abunda, nausap tayo. Isa pa. One more time. 5, 6, 6. Tonight, with Boy Abunda, tara, usap tayo at home ka. Night, with Boy Abunda, walang iba kasi ikaw na. It's nice to spend the night with Tito Boy. Let's do fast talk. Kaming SB19 boy, kasama si Tito Boy, tinapalilipasin ang sorry, opportunity. Nakalimutan. Mabilipasin. Pasensya na po, medyo kinakabahan po kami. Hindi, okay lang yun. Pwede po ulitin namin. Of course, go ahead. Ready? Right. 1, 2, 3. Tonight, with Boy Abunda, tara usap tayo at home ka. Night. With Boy Abunda, walang iba kasi ikaw na. It's nice to spend the night with Tito Boy. Let's do fast talk. Kaming SB19 boy, kasama si Tito Boy. Tinapalalagpasin opportunity Tito Boy. Tinawag ka sabi hoy, walang galang sige hoy. Po, manood kayo ng what? Tonight, with Boy Abunda, tara usap tayo at home ka. Night. With Boy Abunda, walang iba kasi ikaw na. It's nice to spend the night with Tito Boy. It's nice to spend the night with Tito Boy. Yeah. Tito Boy, ikaw na! Maraming salamat. Ganda. Isang beses sasabayan kayo. Hindi nyo na itatanong ako yung rapper. Yes. Little Town Boy. Ano pangalan ko nun? Little boy, my name is Little Boy City. Hindi na itatanong ako isang rapper. Sa susunod na pagdalaw niyo dito, sasabayan ko kayo. But right now, I'd like to do fast talk with you. Okay? Fast talk. Justin, akbay hawak kamay. Josh, morena mestiza. Both. Stel, dinner date, movie date? Dinner date. Ken, yes or no? Do you kiss on the first date? Yes. Sejun, maganda, matalino? Matalino. Sa SB19, sino ang Justin, pinakamabait? Stel. Josh, ang pinakatalented? Lahat. Stel, pinakalapitin ng girls? Justin. Ken, pinakamatakaw? Stel. Sejun, pinakapasaway? Ken. Justin, pera, pag-ibig? Pag-ibig po. Josh, boxers, briefs? Boxers. Stel, jowa, pamilya? Family. Ken, lights on, lights off? Off. Sejun,
Yes or no? Are you a good kisser? Yes. Oh. Maraming salamat. Maraming salamat po, Tito. Maraming salamat. Muli, imbitahan niyo ang lahat. Josh, go ahead. Mabilisan, lahat. Go ahead. First of all, gusto lang namin pasalamatan lahat po ng sumusuporta sa grupo naming SB19. Thank you po sa inyong lahat. Kung hindi dahil sa inyo, wala po kami kung saan man kami ngayon. Maraming salamat. And we promise, every time we say, lagi po namin ito sinasabi, promise po, every time natutungtong kami sa stage, ibibigay namin lahat, whether konti kayo o marami kayo, ibibigay namin lahat para sa inyo. Maraming salamat po. Sana patuloy niyo po kaming suporta. Thank you so much. You. Of course. At hindi ko malilimutan ngayong gabi ang aking natutunan sa SB19. Practice will never betray you. Yes. Lalo na sa mga performers, maraming salamat. Sa aking mga kaibigan, Voice of La Carmela de Baracay, Jeff and Vina of Asoya Plaza, Dr. Steve Mark Gunn, Drs. Manet Paikalayan, sa inyong tulong sa amin, maraming salamat. Live and love in abundance and always make your nanay proud. Be kind. Abundance, good night.